PASCOVID. Nalalapit na ang araw ng Pasko, ang isang araw na pinananabigan, pinakahihintay at pinaghahandaan ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus kasama ang buong pamilya at mga kaibigan. Nakikita ko ng masayang pagsalubong ng iba sa kapanganakan ni Jesus, makukulay na parol at maningning na Christmas tree. Ang iba'y nakapamili na rin ng ibabalot na mga regalo para sa mga kapamilya at mga inaanak. Ilan kayang mga OFW na nagsasakripisyo sa pagtratrabaho sa ibang bansa ang makakauwi para makapiling ang kani-kanilang pamilya sa araw ng Pasko? At ilang pamilya na nangungulila sa mga nawalang kapamilya dahil sa COVID, bagyo, lindol, alitan, at iba pang mga sakuna ang magpapasko sa sementeryo. Makakaya ko bang magsaya habang alam kong nalulungkot at nagdadalamhati ang iba? Natuturog ang aking puso sa tuwing may isip ko ang dalawang larawan ng pagsalubong sa kapanganakan ni Jesus. Naitanong ko minsan sa isang pare, "Padre, paano mo napapanitili ang iyong pananalig, pagtitiwala at pagmamahal sa Panginoon sa kasalukuyan na may pandemyang kinakaharap, ang dami ng taong namatay, may mga bagyo, alitan at kiyarapan ng ibang bansa?" Ang sagot ng pare sa akin, "Anak, muli mong basahin ang kwento ng buhay ni Job sa Biblia. Ang buong pamilya niya ay namatay. Nawala din ang lahat ng kanyang ari-arian at yaman. Ngunit ito ay hindi naging dahilan para siya ay tumalikod sa Panginoon. Bagamat nakaramdam ng depresyon at kahit pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan, natalikuran na ang pananalig niya sa Panginoon. Pagkos, nanalig siya at sinabi niya, 'Hubad akong lumabas sa bahay-bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.' Ang mga nangyayari ngayon ay hindi kasama sa plano ng Panginoon. Ang lahat at dahil sa pagkakasala ng mga tao, sinabi ni Jesus sa Jeremiah 29:11, 'Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyo ikapubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa.' Sabi nga, may panahon sa pagsasaya at pagdadalamhati. Kaya't gumaya, ngumiti, magsamba, at magpasalamat habang may hininga. Buong puso na may kagalakan na salubungin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Hindi pagiging makasarili ang magsaya habang alam mong may mga pusong nagdadalamhati. Sa iyong pagsasaya, huwag kalimutan na mag-alay ng panalangin para sa kanila. Sa mga namatay na sana mapayapa at masayang kapiling na nilang Panginoon, at sa mga nawalan at nagdadalamhati na sana ay kanilang maunawaan na may hangganan ang buhay ng tao sa mundo. Amen. Maligayang kaarawan sa ating tagapagligtas, Jesus, isang mapagpalang Pasko sa lahat.